Hi guys, so sa video na to, tuturo ko na sa inyo yung OpenWRT na new Wi-Fi. So, bakit kailangan mo palitan ng OpenWRT yung new Wi-Fi mo? Kasi dito matatanggal niya lahat ng lag na alam mong lag. Tsaka may mga additional features siya na wala sa GoCloud or sa Padawan. So, yun, start na tayo guys. So, ito, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa page namin ni Mrs. Ito, si Naomi Gumban. So, sa kanya ako nakikihirap ng channel sa YouTube para mag-post-post na makakuha na ng techie guide tungkol sa piso Wi-Fi, OpenWRT, at pag-ayos ng mga internet. So, subscribe na. Huwag nyo kakalimutan, click yung notification bell para pag may bago kong video, ma-notify kayo. Yun. So, salamat din kay Sir Eric Bautista. So, siya yung nagbigay ngayon sa akin ng new Wi-Fi. Binigyan niya ako ng new Wi-Fi. So, para mapaglaruan yan. Ma-share sa inyo itong OpenWRT na configuration. Siya yung nagtitinda na, siya yung supplier ko ng piso Wi-Fi. Ayan, nagtitinda siya ng piso Wi-Fi. Ito yung company niya, ENB Piso Wi-Fi. So, si Sir Eric ang isa sa mga pioneer ng piso Wi-Fi. So, kung isa kayo sa mga natakbuhan ng piso Wi-Fi at gusto nyo magpatulong sa kanya, yan, PM nyo lang si Sir Eric. Tapos yan, kung wala gusto nyo mag-start ng piso Wi-Fi business sa kanya, yan, marami ang tinitinda. Kilala talaga siya sa piso Wi-Fi industry. So, yun, Sir. Sir Eric, thank you. Hindi mo kami pinapabayaan mga piso Wi-Fi owner. So, isa rin pasalamat kay Sir Markel Dorotan na siya yung una kong nabinhan ng new Wi-Fi tsaka sa mga suporta ng mga config at mga magandang firmware. Sa kanya ko nalalaman. So, Sir Markel Dorotan, thank you. Next. So, yun. Bago tayo mag-start, guys. Yan. Sabihin ko muna yung setup natin, guys. Yan. Naka-new Wi-Fi tayo na OpenWRT na firmware. So, kung hindi pa, i-flash nyo na yan gamit ang BraidWeb. So, ang version na gagamitin ko yung latest na available sa OpenWRT na website. Ito yun, guys. So, kung tinatanong nyo kung paano i-download yun, madali lang, guys. Punta lang kayo ng Google. Type nyo lang to. Open, new Wi-Fi, OpenWRT. Lalabas na to. So, si D-Team yung Wi-Fi. So, pag pinindot mo yan, ito yung lalabas, guys. Para sa pinakailalim, firmware, upgrade URL, ito, download. Pag pinindot mo ito, na-download mo na yung pang-flash ng BraidWeb. So, yun na siya, guys. Na tayo doon. So, para lang alam nyo, yung gagamitin nating pang-test na ISP ko is Converge, na pambahay lang ito, residential line, na may 75 Mbps. So, yun, nag-speed test na ako. Speed test ko sa fast tsaka sa speed. Yun. Kung mapapansin nyo dito, ano, may mga ads dito sa gilid, guys. Mamaya mawawala yan pagka-config natin. Matatanggal yan mamaya. So, start na tayo. Ano ba yung nasa config na, ano ba itong nasa video na gagawin natin? Una natin papakita is yung kung paano mag-VLAN para magamit nyo na sa piso Wi-Fi vendor nyo yung configuration na ito. Tapos next is yung SQMQoS or yung bandwidth management o mas tinatawag na iba na anti-lag. Wala kasi talaga yung lag. Kahit sobrang pangit ng access point niya tulad ng akin. Pero na kung hindi pa na-upgrade na access point after kung kinabit dito sa config ko ng OpenWRT is sobrang nakaka-ML na. Dati kahit anong firmware ko ginagamit talagang wala. So yun, sobrang luma na yun. Year 2015 pa yung antena ko. Yun na. At saka yung adblock, yun nga, yung para matanggal tong mga ads na to. Yung mga yan. Install natin yan mamaya, mga wala yan. So, anong kinagandahan ng adblock, mas magiging maganda na yung, ano mo, browsing experience mo. Better browsing experience mo. Yan. Ako, syempre, sa mga nasi-CGNAT na connection, na ISP, kung alam nyo yun, yun, mababawasan niya yung connection. Mababawasan niya yung active connection. Kaya isa sa mga dahilan bakit nagkakaroon ng CGNAT, sobrang daming gumagamit ng
IP mo na nasa system ng ISP mo, sobrang dami. So at least kahit pa paano mababawasan. So yun. So ito rin tatlo yung ini-discuss ko para hindi na masyado mahaba yung video. Next video na yung multi-one. Kung yung nakikita yung multi-one na nasa YouTube, eh, actually hindi pa okay yung ano na yun eh. Hindi pa okay yung config nila. Medyo sablay yung config nila. Pero next video ay tuturo ko sa inyo yung pinak yung tama tsaka maayos sa config. Sa next ano rin video, tuturo ko yung paano ilimit yung mga nakakonect na IP. Bukod sa lag, ha, syempre tatanggalin na yung lag. Kung gusto mong 5 Mbps lang sa kada cellphone, or may nakakonect sa'yo, sa susunod na video. Kaya bridge mode, yung may mga nagtatanong dyan, AP mode. Sa next video natin gagawin lahat yan. So yun, mag-start na tayo guys. So step 1. Yan. Ito pala by the way guys. Yan. OpenWRT guys is 192.168.1.1. Ang problema sa IP ni OpenWRT na ganito, iba yung minsan yung ISP, ibang ISP, PLDT, converge tulad nung sa akin, is naka 1.1 ang mga IP ng mga yan. Yung mga ISP natin. Sabihin, magko-conflict sila pag kinabit mo si OpenWRT. So, ano muna natin gagawin? Siyempre, papalitan muna natin si IP ng OpenWRT. Para hindi lang siya mag-conflict. So, paano mag-start na tayo guys. Close ko na to ha. Para makita nyo yung makawala yan mamaya. Open na tayo ng 192.168. Ito guys, bala, bago tayo mag-start, dapat yung OpenWRT mo na galing sa bagong reset lang guys. Ha? Para syempre, hindi natin walang magpatong-patong na configuration. So, yun. Dapat bagong reset, tsaka hindi pa siya nakakabit sa ISP. So, dapat wala pang internet. Mamaya natin ikakabit sa internet. So, yan, wala pa siya. Ito guys, connected na ako sa ano, ping natin yung OpenWRT. Connected naman. Pero sa internet, hindi pa. Ping ko si Google. Ayan, wala pa. Wala pa siya internet, guys. Internet. Punta na natin si OpenWRT. 192.168.1.1 sa browser. Lalabas na si OpenWRT. Ayan, wala pa siyang password, guys. So, kahit ano pa to. So, at sa atin muna is admin. Baka, by the way, guys, at dulo ng video na to, isi-send ko lahat ng link, backup file nitong configuration natin para kung tinatamad kang gawin to pa isa-isa, restore mo na lang. So pag-restore, ito lang yan. Yan. Backup and flash frame. Restore backup. Ito yan, guys. Kapag sinend ko na yung backup files natin. So, start na ulit tayo. OpenWRT. So, pagkalagi natin, ito yung bugat. Ang una natin gagawin is yun niya. Papalitan natin ng 6.1 yung dating 1.1. Para lang hindi mag-conflict. Kung kayo bahala kung anong gusto nyo ipalit basta hindi conflict sa network niyo. So sa akin, gagawin ko, gawin natin 6.1. Una, pupunta tayo sa network interface. Ito yun guys. Network plus interface. So may kita nyo to. Una natin gagawin is delete muna itong ano, IPv6 na naka-default. Hindi naman natin kasi kakailanganin yan. So yun, pagka-delete mo, save mo na muna. Mamaya natin i-save and apply pagka natapos na natin. So yun, edit muna natin yung LAN. Yan sila. Ang IP niya is 1.1. Palitan natin siya na 6.1. Edit. Ayan, ito lang siya guys. Pagka-edit, lalabas to. Dito tayo sa IPv4 address. 6.1. Yan na guys. Tapos, i-off na lang natin yung IPv6 niya dahil hindi naman natin gagamitin. So ito, kung gusto nyo magpalit na ng DNS para medyo mabilis-bilis yung browsing experience. So dahil sa mga converge, PLDT, na fiber, Google DNS yung maganda sa kanila. Atuloy natin. 6.1, naglagay lang ako ng DNS, disable ko yung IPv6. Sunod is ipunta ka sa DHCP server, advanced settings, i-check mo itong force guys. Pag hindi kasi ito naka-check ng force guys, meron kapag ka nagkabit ka ng ibang router, dito naka-force, baka makuha mong IPs dun sa kabilang router mo pa, tulad nung nangyari sa akin. So hindi ko alam kung anong gagawin ko, buti na lang, nilaro-laro ko, alaman ko ito lang pala. Force the HTTP, sabihin lahat na nakakonect sa kanya, bibigyan niya ng IP galing sa kanya. So save.
save and apply. After nyan guys, yan, magpapalit na to. Magiging 6.1 na yung nasa taas na 1.1. So, iping na natin si, i-remove, tatanggalin ko muna yung connection ko sa new wifi na LAN. Tapos kakabit ko ulit para ma-refresh yung connection. So, ping ko ulit ngayon si 6.1 na siya ngayon eh. Ping muna natin. Yes, connected na. Sabihin, 6.1 na to. Palitan na natin ng 6.1c OPWRT. So, next step na tayo si step 2. Okay. Step 2 is yan, change natin yung password ni OPWRT. Siyempre, alaka namang di natin palitan yan. Pwede tayong ma-hack. So, palitan natin. Punta tayo ng system administration. Palitan lang natin. Ipapalit ko dito syempre dahil para i-subscribe yung pakamit mo nyo kung makalimutan. Naomi G. 2020. Naomi G 2020. Ano guys yung magiging password ko na. So yung mag-re-restore ng backup file na to, ito yung password. Naomi G 2020. Save mo lang. Business. So pag nag-logout ako, yun yung password ko. Naomi G 2020. Palitan ko na yung password. Now, next is yung, siyempre, palitan mo lang yung ano, default niya kasi hindi pa niya alam yung time niya. Taka lang na system ulit. Pindutin mo lang yung time zone niya is, siyempre, punta ka na Asia, Manila para tama na yung oras ng mismong system ng OpenWRT. Sync mo lang to sa browser. Ayan na, nagpalit na. 636. Save and apply. Itong host name guys, kahit anong pangalan, pwede to. Check ko lang kung nare-record ha. Nare-record. Ayan. Okay na tayo. Nakapagpalit na tayo ng password tsaka ng time zone. Next step. Config na natin yung wifi kasi ang wifi nito is naka-default na naka-disable tsaka mamaya i-configure na natin siya ng via wifi, tsaka kailangan nyo na rin ng internet connection after ng step na to. So, mamaya na natin kalikutin, basta enable mo lang tong dalawa muna. Enable mo lang. Pares na naman OpenWRT ang pangalan ng SSID. Itong una guys, itong una is 5G. Ay, no, 2.4G. Ito si 5G. Pangalawa. Pares ko lang na-enable. Tapos na rin muna ako. Ayan. Kinonfig ko lang saglit yung wifi. Mamaya re-reconfig natin yung wifi. Next step is kailangan na natin ng internet. So, kanina, di ba hindi siya nakakabit? Ngayon, ikabit na natin. Sa Converge ko. Inyo, sa internet nyo. Kabit na natin. Yun, nakakabit ko na siya. Connect na tayo ng Wi-Fi. Ano ko na si Wi-Fi? Sana siya? Si OpenWRT. Yan. Connected na ako. Wala naman kasi siya. Wala pa kasi siyang password. Yes. Default. Mamaya na natin gagawin lahat. So, next step. Kailangan natin ng internet connection for the next step. Install na natin yung mga software. Mga kailanganin. So, install na natin si Adblock tsaka si SQL. Si Adblock, tatlo yung kailangan niya guys. Si Adblock, si Libustream, tsaka si Adblock Lucy. So, paano i-install yung software? Balik ka sa OpenWRT. Siyempre, nakakonnect na ako sa Wi-Fi. Check ko muna kung kumunik na yung WAN. Si WAN ko. Kumunik na yung internet ko sa kanya. Paano i-check? Sa network interface. Hindi pa siya kumukunin guys.
natin ha. Baka magkaka-internet. Ping natin si Google. Guys, mali pala ako kaya pala hindi siya kumunik. Kanina nakakabit yung Converge sa LAN port. Ngayon, nakalimutan ko ikabit na pala natin siya sa one port, guys. One port na, yung blue port. Or one port siya. Kailangan natin kumunik. Makikita mo na dito eh. Tsaka dito, pwede rin dito makita or pwede dito sa status. And connected na ako, guys. Oh. Nakakunik IP ni Converge ko. 20.1 siya actually. Pinalitan ko na dati ito eh. Yung 20.1 na siya. Pero before 1.1 lang si Converge ko eh. Yan, pinalitan ko na. Yan, connected na ako. So, pag nagping ako na kay Google, yan, connected na. Yan. So, bago natin ito i-subukan guys, pakita ko sa inyo muna yung ano yung babaguhin nito. So, anong magbabago pag na-config na natin? Tulad nito, may ads. Guys, yan. Makikita nyo may ads. Saka ito guys, punta tayo ng DSL reports. Dito guys, makikita nyo si buffer bloat. Ito yung tinatanggal ni SQMQS or anti-lag. Ang tinatanggal niya is no buffer bloat. Buffer bloat. Ito yung nagpapalag. Kakaroon ka ng buffering. Yan. Ito lahat yun, si buffer bloat. So, tatanggalin niya yan, guys. Mamaya, ito, pakita ko sa inyo ngayon yung current na buffer bloat pag wala pang config. Actually, ngayon, mabilis kasi ito dahil wala nakakonnect ngayon dito eh. Tinanggal ko yung vendo ko. Nakakabit siya sa isang ISP ko. Pero testing na rin natin. So, punta ka sa dslreports.com. Dito yung pang-test ng buffer bloat, guys. Tapos, preference, ayusin muna natin yung lugar natin para makita niyang para malapit sa Manila, yan. Speed test preference para mabigyan tayo ng server na malapit-lapit sa Manila. Tapos, pag okay na yun, balikan ng speed test. Dahil gigabit connection ako, gigabit fiber. Yan. Ito yung Jesus, si buffer bloat. So, kapag pangit ng system mo, yan, tumataas-taas, nagkakaroon ng plus 24, plus 49, sabihin pangit. Sabi, nahihirapan yung router mo, yung system mo, na maayos yung configuration mo. Ayan, umakyat-akyat guys. Oh. Partida ko palang mag-isa magka-connect niyan. Paano pa pag madami? So, tumataas-taas siya. So, mamaya, pagka na-config na natin yan, halos hindi na siya gumagalaw. Tapos, mapapansin niyo yung rating mamaya. Magiging A+. Hintayin natin yung result. Ayan, sobrang daming buffer bloat. Oh. Ay, actually, maganda pa yung binigay niya score sa akin. So, minsan, madalas to, pagka medyo pangit yung, pag marami na ka nakakunik, mababa to. Nagiging B+ to. Nagiging A pa nga ako dahil sa pangit ng quality. Pagka mas marami na kakunik, most commonly, mas mababa pa to, guys. Mas papangit pa siya. So, mahirap lang ipakita, may ipakita yung test niya dahil ako lang mag-isa magka-connect dahil alas 6 ng umaga. So, yan na lang. Yun yung maayos natin mamaya. Yung buffer bloat na yun, yung nakita niyo yung umakit-akyat. Halos hindi naakit yan mamaya. Tsaka yung mga ads. So, yun na. Gawin na natin. Una natin gagawin is yung, yun yan. Pag natin makabit yung internet, install na natin yung mga software na kailangan. Adblock muna, tsaka adblock. Punta ka sa system, software. Tapos, update list. Pinutin mo lang yan. Lahat ng software available para sa OpenWRT, pinakuha niya sa online. Kaya kailangan natin nang nakakabit na sa internet yung wifi natin. Tayin lang natin yun. Tapos nga, dismiss mo lang to sa baba. Lalabas na yung listahan. So, kailangan natin guys itong tatlo. Adblock, Libustream, tsaka Adblock Lucy. Tryin natin si Adblock. Si Adblock, dito na siya. Dalawa na yung ito. Ito yung dalawa natin kailangan. Adblock, tsaka Lucy App, Adblock. Tryin natin si Adblock.
Actually, si Lucy na lang pala. Baka minsan kasi may install niya nakasama ito, may package na. May isang installan na lang. Yan natin ha. So, yun pala guys. Pinindot ko yung overwrite install. Laging galon. Overwrite install pag mag-install tayo guys. Ayun lang natin. Yan. After nun, na-install nga siya parehas. So, bala ka dalawa tayo sa isang installan. Sunod is yung libustream. Libustream. So, mabas agad siya. And yung kailangan natin yung SSL. So, overwrite ulit. Check may overwrite. Mintayin lang ulit natin matapos. After nito guys, i-re-restart lang natin yung mismong adblock na service. So, tingnan nyo ito, apat lang sila dito. Status system network logout. Mamaya magkakaroon ng services dyan. So, pala tayo sa start system, startup. Hanapin natin si adblock. Para restart natin siya. Si adblock. Yun. Number 30, adblock. Dito mo lang itong restart guys. And lalabas na si services, adblock. Logout lang tayo para sure, para ma-refresh. May password ko. Yung 2020. Meron na siyang services na adblock. Kanina, apat lang. So, dito guys, paano nyo malalaman na gumagana na siya? Dapat ito is, tayo natin na enabled. Yan. Kanina running. Enabled. Tapos dapat ito guys, may laman. Pagka hindi gumagana yan, dapat zero yan eh. So, dapat 41,000 may git yan. 40,000 mahala na. Sa may laman to dapat libo. Paano natin i-check kung gumagana guys? Punta na tayo ng speed test. Diba? Kita niyan, may ads kanina. Punta tayo ngayon sa speed test. O, see the difference guys? Wala na yung mga magulo sa gilid. Ito, speed test nung kanina. O, yan, mayroong ganito, may ganito. May ganito. O, ngayon, malinis na. Punta pa tayo sa isa. Sabi, natanggal yung ads. O, diba? Ang saya. Mas malinis na yung browsing natin. Punta tayo kay gogoanime.so. What happened? Yata available yung ano na to. Gogoanime. Gogoanime. Matayin niya kumunik yung anime. Sira yata yung wala lang, gogoanime.pro. Wala, ano pa tayo ba? May ads. Ayan. Tanggal na yata. Kasi mga anime ngayon, binaban eh. Kung mapapansin nyo dito guys, yan, wala na yung mga ads. Ayun yung ads, oh. Wala na yung pinapakita. Malinis na. So, yung browsing experience natin, much better. With less, ayun, yeah. Better yung browsing experience, walang magulo. Walang kung ano-ano lumalabas. Tsaka lesser connection. Bandwidth din yun, nakatipid tayo sa bandwidth, tsaka sa connection. So, okay na. Check na yan, gumagana na. So, next natin is yung tanggalin natin si buffer bloat or si SQMQS. Tanggal lag, in short. Next natin, balik tayo din kay software system, tapos software. Type nyo lang dito is SQM. Kailangan natin guys is dalawa. Ay, isa lang guys. Si SQM Lucy. Lucy pala. Lucy app SQM. Ayan. Install. Tapos, overwrite lang lagi. And install. So, after nito guys, balik lang tayo ulit sa startup. Yung i-re-restart ulit natin din si SQM. Logout ulit, tas login. So, yung tulad ng ginawa natin kay adblock kanina. Ngayon lang natin matapos. Sobrang effective to sa dalawang brando ko. 1 week lang naka-install dati silang naka-GoCloud. Ayos lahat ng connection ng mga users ko. So, ang dami kong mas lalong kumita, ang daming daming natuwa sa bagong bilis ng connection. Di man nila siguro nasabi, pero yan, damay yun ng customer.
Kaya medyo mas lumaki din yung kita ko recently dahil dito. Tagal. Yun, no? Pag nawala yung ano, sabihin okay na yun, restart nyo na lang. So, balik ka sa system, start up. Sanapin mo natin si SQM. Ito siya, guys. SQM. Restart lang. Ka-restart, log out. Log in nila. Yomi G 2020. So, config na natin si SQM. So, ito na siya. Kanina wala ito eh. Si SQM queries. So, pag-config dito, guys, ang nilalagay dito is 85 to 90% ng buong bandwidth ng internet mo. So, sa ating gagamitin natin is 90%. 90%, eh, 90% ng 75. Kbits ang binibilang, sabihin, kilobyte, kilobit. Kilobit ng 75 Mbps is 75,000 lang naman. Times mo sa 90%. 0.9. So, ang ilalagay mo dito is 67,500. Sa download yun, guys, ha? Sa upload, guys, sa akin kasi, ang upload tsaka download is parehas. So, sa so, ibang network, Smart, PLDT, Globe, mababa yung upload nila dahil kay Converge parehas. So, parehas na ilalagay ko. Parehas silang 75 Mbps eh. Para pansin nyo dito, guys. So, na yung isa. Parehas kasi sila, 70 tsaka 72. Parehas lang. Ayun. So, enable mo lang. Save mo muna natin. Di pa save and apply, guys. Save pa lang. Tapos punta ka dito sa queue discipline. And dito sa queue discipline, guys, cake. Tsaka piece of cake. Sa link layer, huwag na natin gagalawin kasi ito palang gumagana niya. So, save and apply na siya, guys. After noon, yun, tapos na rin to. Paano natin i-check kung gumagana? Balik tayo kay... balik tayo sa DSL reports. Wala yung preference. Yan guys, wala yung ad. O, diba? Wala na siyang ads. So, speed test ulit sa dslreports.com. Ito guys, pwede nyo rin siya i-check. Gusto nyo magkamit kayo ng maraming cellphone. Kaya sa mga pangit nyong access point, maglaro kayo ng ML. Basta nakakunik kay OpenWRT, gagana na siya. So, check natin ha. Check nyo dito yung buffer build, guys. Papaya tayo. Ayan. Halos 0 lang. 0-1, 0-1 lang lagi yan. Halos di siya gumagalaw. Yun mga yun, guys. Wala lang yun. Huwag nyo pansinin yun. Parang delayed. Ano lang yun. Pero ito yung mahalaga yun. 1-3-1-3 lang lagi. Upload 01313. Mamaya makikita nyo naman yung ano yan. 00013. Mamaya makikita nyo naman yung... Mahirap kasi makita dahil ako lang yung nakakonect ngayon. So, mahirap na ikumpara yung kinaganda. Pero pag yun sa inyo, try nyo sa inyo mismong madami. Tsaka na-try ko na to sa vendo ko, guys. Talagang gumanda. Yan. Yung quality kanina kailan, di ba? Napaganda pa. Naging A-plus na. So, try nyo rin mag-ML. Working to, guys. 1 week ko nang gamit sa vendo ko with around 50 plus users. Talagang solid. Yun, next na natin. Gumagana na siya. Turo ko na yung VLAN kung sakaling ilagay nyo to sa piso wifi nyo. So, paano mag VLAN? Punta ka lang ng network switch. Dito yung network switch, add ka lang ng VLAN, guys. Anong pangalan ng VLAN? Kunyari is, ay, anong tag ID is LPB tayo is VLAN 15 sa LPB. For example lang, sa ADO is VLAN 22. So, sa CPUS, lagi lang yan tag. Ito guys, to baliktad to ha. Si LAN 1, nandito yan yung katabi siya ni 1. Siya yung katabi ni kulay blue. Baliktad to eh. Tapos itong 2, katabi siya syempre ni 1. Nandito siya sa gilid, 3 nandito. Or basta baliktad siya. Hindi siya yung ganito. So, andito si LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Sa physical, ha. So, si LAN 1, siya yung katabi ni 1 sa... Nakikita mo sa mata mo, yan. Siya yung pagkakapitan ko yari natin ni Vento, ni LPB piso Wi-Fi. So, ito, antag lang to. Tapos ito, yung sa VLAN niya, siya yung magbibigay ng VLAN. So, siya yung nakatag.
Itong 1, 2, 3, kunyari, ito yung lalagyan mo ng 2, 3, 4 pala. Siya yung lalagyan mo ng access point. I-off mo na siya. Kunyari sila tatlo. Pero dito, i-antag mo siya. Maga siya yung bibigyan na ng IP address ni tag bilan nung vendor mo. So, save and apply. Sabihin itong 2, 3, 4, hindi na siya gagana for kapag dyan mo sinaksak yung vendor mo. Dapat dun siya sa LAN 1 o yung katabi mismo ni 1-4. Nakikita mo yan, katabi ni 1-4. Baliktad kasi din ito. Configure na natin si VLAN, guys. After nun, support kasi yung kinonfig natin nito sa switch. Yan, siya. Yung mga ports. Ngayon, i-config na natin yung VLAN mismo. Balik tayo sa network interface. Yan. Si LAN tsaka WAN lang kanina. Ngayon, maglalagdag na tayo ng VLAN. Kahit anong pangalan nito, guys. LPV. VLAN. Static lang. Static IP. Interface. Ito kung saan port siyang ilalagay. Diba doon siya kanina? Si VLAN 15. Switch VLAN. Ito yun. F0158. So, dito, dahil si LPV, guys, ito, add ko lang dito. Ha. Si LPV, ang mga access point niyang reserve IP from 10.0.31.2.1 hanggang 10.0.31.2.1. Sabihin yung mga IP address dapat ng access point mo. So, kasama na doon pati si VLAN. Pwede rin naman 10.0.0.2 pero sunod tayo kay LPV. Yung gagamitin natin. Pinakadulo na lang, pabalik. Sa ADO, ang alam kong ano doon, hindi ko rin sure eh, pero ang ginagamit ko doon is 10.0.2 eh, pero dito tayo. Dahil LPV tayo, ito yung gagamitin ng IP. So, 10, pwede naman 10.0.0.2 rin, pwede rin naman. Pwede rin to, pero sunod tayo sa 31.254 para lang sunod sa batas. IP address is 255.255.224.0. 224.0 si ano eh? LPV. Gateway is 10.0.0.1. Ang DNS server is 10.0.0.1. Disable lang si IPv6, guys. Dito, wala naman nang mapagawin. Save lang. Save and apply. After yan, guys, tapos na yun. Pwede mo na isaksak si vendor mo kay OpenWRT new Wi-Fi sa katabi ng mismong LAN. Tapos yung mga katabi pa niya, pwede mo na saksakan ng antena. So, na-config na natin si VLAN. Na-config na rin natin si Adblock. Ngayon, na-config natin si Wi-Fi, guys. Ito na yung pinakauli. Kasi syempre, kunyari si new Wi-Fi, gusto mong dyan, pwede rin kumunik dyan yung mga nag-connect sa piso Wi-Fi mo. Dito lang yan, guys. Edit natin to. Ito si 2.4 GHz. Ito siya sa una. Ito si 5 GHz. So si 2.4 muna. Ang pangalan ni 2.4 GHz is yan. Naka-channel 11 siya. Huwag nyo nang gagalawin to, guys, ha. Ito lang yung gagalawin. Lagi lang siyang 20 pagka 2.4. Pili ka lang kung saan yung hindi crowded. 16011. Download ka ng Wi-Fi analyzer kung hindi mo alam. Tapos, ito na yung pangalan ng piso Wi-Fi mo. Kunyari, OpenWRT piso Wi-Fi. Itong network is, papalitan mo siya. Imbis na LAN, magiging LPV VLAN. Doon na siya sa VLAN ko connect. Sabihin, lahat ng IP, dito na siya ko connect. So, password, wala naman dyan. Kailangan open lang. Yan, save mo na agad. Save. Sa 5 GHz, ganun din, guys. So, OpenWRT. Actually, di ko na gagawin kasi baka mali-disconnect ako. So, LPV VLAN din. Balta mo lang nito. So, hindi ko na siya gagawin. Yun. Save and apply mo lang. Yun. Lahat na nang kukonnect sa OpenWRT piso Wi-Fi tsaka 5 GHz mo. Pag nabaltan mo na ng interface na to, yung network nila ng VLAN, imbis na lang. Sa VLAN na sila kukonnect. Yun. Save and apply mo lang. Tapos na. So, yun na lahat, guys, ng config. Yan. Bigay kayo ng feedback kung talagang working to kasi tested ko to sa dalawang vendor ko. ADO piso Wi-Fi tsaka LPV piso Wi-Fi both working. And guys,
Salamat. Yan, check lang natin ha. Ay, hindi pala to guys. Ito, one siya guys ha. Mali yata yung kaninang video ko. Chinek ko lang uli. Yan. Dapat one siya. One. Save and apply. Double check lang natin guys ha. Para hindi kayo magkamali. So, one siya. One connection yung internet connection mo. Tsaka dapat cake. Tsaka piece of cake. Yan na guys. Salamat. Sana nagustuhan nyo. Thank you.